Hello, hello, hello guys! Ako po si Leia, isang OFW na malapit na mag-for good. Charot! Welcome po sa ating YouTube channel, Leia's Vlog! Hello guys! So, ito na nga po yung video natin sa aking haircut. This video was taken maybe 2 months ago before na umuwi po ako sa Pilipinas. And napag-isip-isip ko na pagupitan na po kasi sobrang haba. Total summer naman dito ngayon sa Taiwan. Sobrang init. Kaya tama lang na magpabawas din ako ng buhok. Nakita nyo naman sobrang haba din nga nung nabawas. At saka okay naman yung naging kinalabasan, nagustuhan ko naman. Medyo tumaba akong tingnan at saka medyo bumata-bata ng kaonte kahit pangit ako guys. Para new look naman sa sa ating hairstyle, di ba? So ayan, kakapagupit ko nga lang guys. And then parang ngayon pinag-iisipan kong pabawasan na naman kasi medyo parang nahahabaan na ako ngayon. Parang ayaw ko ngayon ng long hair guys kasi nga sobrang init ngayon dito sa Taiwan. Summer season pa rin dito, mga bare months or mga October, November, December, yan ang start ng winter talaga dito kasi sobrang init ngayon. Buwan ng August medyo mainit pa rin, summer pa rin, pero umuulan naman siya paminsan-minsan. Dito talaga sa Taiwan, ang masasabi ko sa mga hair salon nila is hindi ko masyadong type. No choice lang ako kasi gusto ko talagang pabawasan yung buhok ko. Pero kung papipiliin talaga ako guys, gusto ko talaga sa Pilipinas yung mga magagaling talaga kasi sa atin ang mga hairstylist. Dito kasi sa Taiwan guys, meron mga hair salon na medyo mahal mag haircut. At saka meron dito na uso dito na salon na 100 NT lang ang bayad kasi yun yung medyo madali ang gupit. At saka kahit sabihin mo yung style na gusto mo, hindi nila nakukuha, hindi nila nabibigay ng 100%. Hindi katulad sa atin dyan sa Pilipinas, sobra as in ang gagaling talaga. Hindi ko alam kung nag-ano rin sila dito, yung nag-aaral ng mga ganyang sa cosmetic, sa mga hairstyle. Kasi sa Pilipinas, alam naman natin talaga na meron tayong cosmetology na course sa TESDA, di ba? So, kaya ang gagaling ng mga hairstylist natin, na pi-perfect nila yung mga style na gusto natin, yung mga look na gusto natin. So, dito sa Taiwan, hindi ko type yung mga ganitong sa hair salon nila. Kasi, hindi sila ganun kagaling para sa mga ganitong profession. Hindi sila ganun ka-professional. Hindi katulad sa atin na talagang masasabi mo na parang 100% talaga na magaling. Kasi nga, may sinasalihan sila mga iba't ibang contest, di ba guys? Katulad nga yung kay na Madam, hindi ko nababanggitin yung full name. So, ayun, nagpapa-ano nga siya minsan, di ba? Nagkakaroon ng competition. And then, kaya gumagaling lalo yung mga hairstylist natin sa Pilipinas. Tsaka kaya sobrang mahal ng mga bayad sa kanila, lalo na pagka mga home service. Hindi katulad dito sa Taiwan, ang mamahal ng mga bayad sa kanila, lalo na yung mga pa-plancha, yung mga ganun, pa-kulay. Grabe ang presyo dito. Kung iaano natin sa Pilipinas, halos doble. Doble ang presyo kung i-convert natin sa peso. Kasi yung presyo nila dito, syempre, yun yung amount na kumbaga parang katumbas sa Pilipinas is doble, sobra. Pero hindi ganun kaganda yung kakalabasan. So minsan yung mga may mga salon dito ng mga Pilipino na may asawang mga Taiwanese, may mga pwesto sila, kumukuha pa sila ng mga gamot nila sa Pilipinas at dinadala pa nila dito, nagpapa-box sila, nagpapa-deliver. So kasi yung minsan yung mga gamot talaga dito sa Taiwan sa mga buhok, minsan hindi ganun ka bisa, hindi ganun kagaling, hindi ganun ka ganda. Hindi katulad talaga sa atin na masasabi mo talagang perfect, talaga perfect as in. So ito na ngayon naging result guys, sobrang nagandahan ako, nagustuhan ko naman. Pwede nang pagtiyagaan at medyo tumaba-taba nga yung mukha ko guys. Ayan. So ngayon parang nababalakan ko na namang pagupitan, pabawasan kasi nahahaba na ulit ako. Parang wala akong magawa ngayon sa buhok ko.
total mainit din naman dito sa Taiwan, kaya bagay lang na maiksi yung buhok. Ayan nga yung resort, guys. Oh, sobrang haba nung naputol. Ayan, hindi ako mapakali, kaya paulit-ulit kong binibidyo. Ayan yung gusto ko sa... Ganyan yung gusto kong design talaga, guys. Kaya lang, ibang-iba yung pinakita ko sa video, ay sa picture. Hindi niya talaga nakuha. Nilagyan niya ng pinaka-design sa unahan. So, ayun. Eh, alangan naman ipabago natin. So, kasi hindi rin naman niya magigets. Hindi niya rin naman makukuha yung talagang exactly na gusto mong design sa buhok mo. Pero okay lang din naman yung naging result na gustuhan ko naman. And perfect. Kung i-rate naman siguro natin ito, mga 60 to 70% siguro. So, ayan. Okay naman. And maliwala siya nung nagupitan ako. Gumaan-gaan yung buhok ko kasi sobrang haba nga ng buhok ko. And medyo mahaba yung nabawas. And then yung nabawas dyan, yan, yung kung nakita niyo yan sa hawak ko, is ibinigay ko yan doon sa ano namin, sa labi, kasi gagawin daw extension. Akala ko babayaran sa akin, hindi pala. Ganito kahaba yung buhok ko before, guys, ayan. Bago ko gupitan, bago simulang i-haircut yan, ganyan po kahaba. And then, ito na po yung naging after. So, ayan. Ganyan po kaiksi yung nabawas. Okay naman yung nag-result niya, di ba, guys? Okay naman sa paningin ko. So, ayan, guys, kung magpapagupit kayo, pilitin nyo sa Pilipinas na lang. Mas maganda talaga sa atin, guys. Ayun lang ang advice ko. Thank you for watching!